initial reaction video lang to about sa latest chapter ng One Piece, chapter 1074. So ito yung genuine reaction ko after ko mabasa ng isang beses yung chapter. Pag-uusapan natin dito is yung mga bagong pacifista, Mark 3. So ano nga ba yung mga changes nila, anong special sa mga pacifista na to, and ano yung impact nito sa story. Okay, simulan na natin. Sa simula ng chapter, yung mga CP0 agents is tinira ng rocket launcher ang isang pacifista. Overall, same lang naman yung itsura ng pacifista na to. Siguro parang may weird lang siya na sombrero, then meron siyang damit na kakaiba. Tapos gumamit siya ng parang bubble shield para i-block yung rocket launcher. Makikita natin na nabato ng pacifista na to pabalik yung rocket launcher. So yung powerful shield daw na to is tinatawag na bubble shield. Tapos makikita natin na yung pacifista nare-retract niya yung shield na to na parang bula. So siguro nakokontrol niya yung paglabas tsaka pagtago ng shield na to. Hindi ako sure kung Devil Fruit ba to kasi wala pa akong nakitang character na gumamit ng similar ability. Siguro si Bartolomeo, pero more on solid shield or parang glass yung sa kanya. Ito parang liquidy stuff na parang bubble talaga eh. Actually, sa tingin ko mahahambing ko to sa Devil Fruit talaga ni Kuma, yung parang popo fruit niya. Mostly kasi pag ginagamit ni Kuma yung Devil Fruit niya, parang nagpo-form din siya na parang bula or bubbles, ganun. Not sure kung malinaw ba, pero yun, nakikita ko ng may konting similarity dito sa Devil Fruit ni Kuma. Devil Fruit ba yung pinagkuhanan ng bubble shield na to, or technology lang talaga ito ni Vegapunk? Hindi pa tayo sure sa ngayon. Then, inutusan ni Sentomaru lahat ng Mark 3 pacifistas, 50 yun in total, na sigraduhin na makakaalis si Vegapunk ng island na to. Dito, nagiging interesting para sa akin yung mga bagay. Kasi ngayon, alam na natin na parating na si Kizaru tsaka si Saturn dito sa Egghead Island. So, mas mataas yung command level ni Sentomaru sa CP0. So, hindi na kukontrol ng mga CP0 ngayon itong mga pacifista. Ang tanong ngayon, sa tingin ko, hindi alam kasi ni Sentomaru na papunta yung mga Marines. Lalo na yung isang Gorosei ngayon sa Egghead. Ang tanong ko ngayon is, pagdating ba ng Gorosei dito sa Egghead, is makokontrol na niya lahat ng pacifista, pati mga Seraphim? Kasi pag ganun, masyadong overpowered yun. Para sa akin, luging-lugi na si Luffy nun. Tapos sa chapter na to, nalaman pa natin na si Luffy, katabi niya si Lucci and si Kaku. Si Luffy and si Zoro. So pag nagising pa yung mga yon, hindi ko alam kung match game pa ba yon kasi medyo lugi na yung mga Straw Hats para sa akin. Yung advantage na is nandun sa mga Marines and well government. Hindi ko sinasabing matatalo sila dito or hindi sila makakaalis. Naniniwala pa rin ako na makakaalis sila dito sa island na to, sa Egghead. Pero siguro magkakaroon ng casualty. Possibly mamatay halos lahat ng mga satellites ni Vegapunk. Or magkaroon ng matinding laban na may ma-injure or masugatan. Basta hindi magiging madali. Yun ang sigurado ko. Yun lang. Mabilis na video lang to gaya na sabi ko and initial reaction lang to. So maraming salamat sa pakikinig and kita-kita tayo sa susunod na video.